Good day mga sir. So, bagong video na naman. Ngayong itong video na to is magre-review na naman tayo ng bagong helmet. Pangalawang helmet ko na to. Una yung H&J, kung mapapanood nyo yun, ayun yung pinakauna kong helmet. Marami nag-comment doon na substandard daw. Oo, substandard yun. Napili ko lang yun dahil sa design. Ngayon, re-review natin. May high quality na rin siya. So, tatak pala na ito is ano, SEC. Nabili ko siya sa kahapon sa Kaiser Helmet Industry. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung Facebook page niya. Kasi, page ba yun? Oh, basta ilalagay ko na lang sa screen. So, napili ko is yung SEC na modular. Di ko alam yung mismong exact model. So, ipapakita ko siya ngayon. So, ito siya guys, no? Yan, SEC. Ewan ko kung anong eksaktong model na ito na nagustuhan ko lang talaga. O, ang nakuha kong size is yung large. Ngayon ko lang nalaman na large pala yung kasya sa ano ko kasi fit na fit eh. So, yung kulay niya guys is ano, matte titanium, matte. Yan. Sobrang kinis. Yan. Tapos, in terms of ano naman, safety, ICC sticker, tapos DOT certified naman na. Yan. Size large yung size. DOT certified. So, in terms of safety, okay na rin siya sa quality. And then, ito, basic specs lang niya ito. Yung vents. Pagka gusto mo lang na mahanginan, taas mo lang to. Yan, okay na. And then, yung sa taas, napakadaling, ano, ibaba. Yan. Yan, taas, taas natin. Yung tataas mo lang. And then, kung itataas mo naman yung front part, ito may kiniklik lang dito and then yun, may maririnig kang snap. And then yun sa ano naman niya, bali dual visor na rin. Dito yung ano niya, parang switch niya. Ayan, pagka pababa is tataas yung visor. Ayan, parang mawawala. And then pagka i-slide naman sa pataas, doon. Ayan. Try natin na isuot. Large to guys. Yan. Diba guys? Yung pisingi ko na naipit eh. So, napakagandang ano, fit. And then yung strap na ito guys, yung ano, usually na nasa helmet naman. Yung may release strap. Yung may kulay red ito. Ito hindi ko alam kung ito yata yung ano, ring. Ewan ko kung ano yung mismong tawag nila eh. Pero parang ganun na. Eh, napakahaba nung ano. Kaya in-adjust ko na. Yan. Ganito ang tamang pagsukat guys. Dapat yung hindi siya maluwag. Hindi rin siya masikip na hindi ka na magiging komportable. Ito, sakto lang sa akin. Naalaman kung large pala yung size ng ano ko, ulo. So, sa susunod na bili ko ng helmet is large na pipiliin ko. So, yung guys, no? Ito siya. So, try natin ibaba. Kung ano istura niya. Yan. Yan, guys. Eh. Yung visor niya, okay na okay. Napakalawak. Malaki din yung visor niya, kaya hindi ka rin siguro maarawan ito. So, try kong umikot para makita niya yung view. Ay, yung angle nung ano, helmet. Yan. Din yung ano, paddings niya guys, no? Napakalambot. Tapos yung sa front, ay sa top part na padding, napakalambot. Okay na okay. Yan. Ewan ko lang kung yung magiging issue dito guys is yung ano niya. Ito. Yung front part. Kasi may naririnig ako na pagka modular daw, sa katagalan may tendency mag-loosen yung mga hinges niya. Pwedeng nakaganto ka then pag nag-drive up maaaring bumaba nang hindi mo alam dahil na parang nag-loose na yung mga hinges niya.
Ayun guys, no? Pero try natin kung magtatagal. Sana wag naman. Ang weird naman pagka, ano, na lalaglag siya. So, ang magagamit mo na lang na diretso na nakababa. Yan, yung visor niya, ito yung baba. Yan. So, hindi pa natin siya natitest sa pagka-drive kasi hindi pa tayo nakakalabas. Try sa susunod na video, try natin na i-full review yung ano, in terms of yung aero and then yung sa yung tunog niya, kung tumutunog ba siya, sumisipol ba siya pag may mahangin. Yan. So guys, no, bakit ano sec, bakit sec yung napili ko and then bakit modular? So yung ano, sa bakit sec, kasi in terms of quality, okay na rin ng sec kasi kilala ang sec sa in terms of mga box and then syempre sa helmet na rin. For the price na 2,000, naku ay 3,000 and then sabi ni Sir Helmet is 2,900 na lang, panggas ko na lang dahil 100. So, thank you kay Sir. And then may nagbigay na rin siya ng dalawang sticker na helmet industry. Ayan guys, so, 2,900. So, okay na siya sa price na 2,900 na yung modular ka na. So, yun guys, no, option ka talaga is ano, LS2 strobe or spider arrow ba yun yung modular niya nila, kaso kinulang sa budget. So ito na lang, naganap ako ng within ano 3,000. So ito yung napili ko. Ewan ko, hindi ko na check yun sa Evo na may modular din sa Evo, pero ito talaga yung nagustuhan ko, yung sec eh. Hindi ko naman sa inaaning Evo, pero ito talaga yung nagustuhan ko. So, nagkumpara ko naman sila. Mas nagustuhan ko to. Ayun mo. I-try na, sa susunod na review, try na rin natin yung vents niya kung malamig ba or talagang gumagana yung cooling effect niya. Ayun guys na. Ito, yung visor niya ulit. I-slide niya lang pataas kung gusto niyo ng ibaba yung visor. Ayan. So, ano naman, hindi naman siya malog. Kasi yung iba maalog din dito eh. Try na. Try na. Ito malog ito. Dito mag-testing ng ano. Front part to modular. Ayun guys, hindi naman siya maalog. Yan. Ayun guys, so tatapos dito. Binigay ko lang naman yung first impression ko dito sa helmet na to. Abangan nyo na lang yung full review. Siguro mag-vlog tayo. Nang nakasuot to and then may camera. So yun guys, so tatapusin ko yung video dito. Bago ako magtapos sa video, nice ko lang na ipakilala sa inyo yung ano, i-promote ko lang sandali yung channel ng schoolmate ko dati. Ito, nasa screen. Kung gusto nyo subscribe, subscribe lang kayo sa kanya kasi bago lang din siya. And then sinabi ko na sasabi, i-display ko na lang sa screen dito yung YouTube channel niya. So subscribe niya lang kayo, bago lang siya, wala pa siya masyadong content, so abangan niyo na daw yung mga content niya. So yun guys, no? Maraming salamat sa panonood. See you sa next vid. Peace.